Ito guys, so proper maintenance na naman tayo ng ating mga sasakyan. Lagi nagtatanong sa akin kung anong klase ba ng coolant ang dapat gamitin sa inyong mga sasakyan. Pero bago ang lahat, Happy Father's Day nga muna pala sa mga magigiting nating tatay. Kasama na ako dyan, Happy Father's Day po sa ating lahat. Ngayon guys, ito i-share ko sa inyo. Lagi may nagtatanong sa akin, sir, anong klase ng coolant ba ang dapat gamitin? Purong coolant ba ang dapat ilagay sa makina? So ito, example ko sa inyo, dinala ko na lahat ng available na coolant ni Preston. Si Preston sa pinakakilalang brand natin pagdating sa coolant at pinakamapagkakatiwalaan na rin. Pero alam nyo ba, na recent before, ang coolant natin ito lang. Ready to use. Yan. Tsaka ito. Long life coolant, concentrate. Okay, so ano bang kaibahan nilang dalawa? Ngayon, eto mga bossing. Si concentrate, hindi natin yan direktang inilalagay sa ating mga radiator. Eto yung radiator natin. Makikita ninyo, later pakita ko sa inyo. Eto yung ating radiator. Laman niyan is purong coolant. Pero hindi ibig sabihin mga bossing na purong coolant lang ang ginagamit. Meron tayong tinatawag na premix coolant or yung pre-diluted. Okay? So, ito, ang tawag dito is ready to use kasi ito mga bossing, magkahalo na rito yung distilled water tsaka yung coolant. Okay? So, may halo pa rin tong tubig. Ito ngayon, si Preston Concentrate, ayan, si Concentrate, wala pa tong kahalo-halong tubig. Puro, concentrate, kaya nga concentrate, purong coolant siya. So, hindi niyo siya pwedeng i-top up sa inyong mga radiator. Hindi niyo siya pwedeng gamitin na ito lang, hindi niyo rin siya pwedeng gamitin pang top up mga bossing. Halimbawa, ganito, ito. Makikita niyo yung ating reserve. Ito yung full level niya. Makikita niyo yung coolant natin, nandito na sa first level. So, kailangan niyo mag-top up. Ganito ba ang gagamitin niyo? Hindi, guys. Hindi niyo pwedeng gamitin si concentrate. Kailangan ninyong gumamit nung premix o kaya yung pre-diluted. Itong ready to use, either itong ready to use or itong isa. Yung bago ng Preston, yung Asian coolant. Ito, kare-release lang nila nito several years pa lang. Ito matagal na sa market, itong dalawa. Okay, ang kaibahan, ulitin ko, ang kaibahan, ito, paano ba ginagamit si concentrate? Si concentrate, bago ninyo ilagay sa coolant, ay sa radiator, 50-50 ang mixture niyan. Paanong gagawin? Kumuha kayo ng isang timba. Ilagay ninyo. Ilang liters to? 3 liters. Okay, so paano magiging 50-50 ang mixture niyan? 3 liters of coolant, bumili rin kayo ng 3 liters ngayon of distilled water. Tapos haluin ninyo sa timba. Haluin ninyo maigi yun. Kapag nahalo ninyo na, pwede nyo nang ilagay direkta sa inyong radiator. Okay? So, hindi pwedeng direkta yung coolant ha, kasi mababago yung mixture ng coolant ninyo. Kung required sa makina ninyo ang 50-50 na coolant at distilled water, kailangan 50-50. Okay? 3 liters ng coolant, 3 liters din ng distilled water. Kung sakaling sumobra, itabi nyo lang yung sosobra. Ganon. Ngayon, kung ayaw nyo gumamit ng concentrate, ayaw nyo ng hassle na mamaya magkamali kayo sa mixture, gumamit na kayo ng ready to use. Ito pang top up talaga ang tawag dito. Pang top up lang ang ready to use coolant. Okay? Ang ginagamit ko ngayon, kapag ka magsasalin ako, halimbawa, kailangan kong mag-drain ng coolant ko, magpapalit ako ng coolant ko, kailangan kong gamitin ito. Ito. Si Preston Asian coolant. Actually, nakalagay na rin naman sa label ng coolant kung ano yung pwede ninyong gamitin. Ano sasakyan? Ayan, all makes, models, and years ng Hyundai, Kia, Mazda, and Mitsubishi. Ngayon, pre-10 or before 2010, Suzuki 2010 below. Okay, tapos ito, 2009 naman below, Nissan, Infiniti, and Subaru. Okay, so sila kailangan previous years, di ba? Pero, bakit green ang gamit ko sa aking sasakyan? Eh, walang nakalagay na Toyota rito. Okay? So, si Toyota, yung mga bagong Toyota, ito ang ginagamit. Si coolant red. Okay? Kaya makikita ninyo, Asian, Toyota, Lexus, and then Scion. Ayan, red. Pero bakit green? Ba't ang tigas ng ulo ko, bakit green? Kasi guys, noon, wala namang green
red and blue. Wala yan. Ang ginagamit lang talaga nating coolant dati is green. So ginagamit ko talaga noon pa. Siyempre ito, sa mga naka Toyota 4K engine dyan, lalong-lalo na sa mga naka owner type Jeep dyan, hanggang ngayon, shout out sa inyo na hanggang ngayon, nag-owner type Jeep pa rin kayo. Pero ako, mula noon, talagang ang ginagamit ko na sa owner type Jeep ko, kahit Toyota pa yung makina ko, is kulay green. Kasi wala namang ibang kulay ng coolant noon. Pwede ba kayong mag-red? Kasi nga, yun naman ang required kay Toyota. Pero ako, nasanay na kasi ko sa green. Kaya green na rin ang ginagamit ko. So, eto, kapag magta-top up, eto. Actually, dito puno na kasi. Ayan, makikita nyo naman, puno na rito. Okay. So, dito na lang kayo lagi magta-top up. Ayan. So, ayan. Since green din ang aking ginagamit, hindi ko na muna gagamitin to. At, bago yan eh. Ito, may bukas pa naman ako rito. Ayan. Pag nag-top up, guys, make sure hindi mainit ang makina. Huwag na huwag kayo nagbubukas ng mainit na ng radiator na mainit. Okay, tapos hanggang full level lang. Oops, tumapon. Ayan. Medyo sumobra ako pero okay lang. Sa pagsasali ng coolant, guys, hanggang maximum ninyo yung full. Huwag ninyong sinasagad yung reservoir. Huwag ninyong pinupuno. Bakit? Kasi guys, kapag uminit na ang makina natin, nagkakaroon ng pressure build up sa loob ng radiator. Okay, so yung ibang coolant mula sa radiator, tinutulak papunta sa reservoir. Okay, napupunta sa reservoir talaga yan. Kaya pansinin nyo, kapag galing kayo sa napakahabang biyahe, halimbawa, nasa full level lang yung inyong coolant dito sa ating reservoir. Pagkagaling nyo sa napakahabang biyahe, pagsilip nyo ng hood, ang taas ng level ng coolant ninyo. Okay, tumataas yan. Totoo yun, kasi syempre nagkaka-pressure nga sa loob. Pumapasok siya sa reservoir. Pero pag nagsimula nang lumamig yung ating makina, bumaba ng konti yung temperature, hinihigop na ulit yan ng ating radiator. Okay, kaya tama lang na nasa full level lang yung ating coolant. Ngayon, ano pa yung ibang coolant? Ito. Yung blue naman, commonly para sa mga Honda, Acura, tapos yung later model ng all models ng Nissan, tapos 2009 and newer ng Infiniti, and then ng Subaru. So basahin nyo na lang, guys, nakalagay naman dito kung anong klase ng car ang pwede nyo paggamitan itong mga coolant ni Preston. Okay? Pero sa mga older model, ulitin ko, ano na lang kayo? Green. It's either sa concentrate kayo, haluan nyo ng tubig, or ito eh. Itong Asian green na to. Tapos nga pala, pakilala ko na rin sa inyo yung iba pang products ni Preston. Si Preston, siguro familiar na kayo. Matagal na si Preston brake fluid. Okay, pagdating sa brake fluid, lagi may nagtatanong sa akin, sir, meron palang dot 4, meron palang dot 3. So, anong gagamitin ko sa sasakyan ko? Usually, guys, nakalagay naman sa takip. Ito. Ito. Nakalagay, use only dot 3 or dot 4 fluid from a sealed container. Kaso, eto guys, eto ha. Owner type Jeep eto. Owner type Jeep. Alam natin, ang owner type Jeep mga bossy, chop suey. Chop suey ang owner type Jeep. So, ano ibig sabihin ng chop suey? Ang mga pyesa ng sasakyan natin, galing sa iba't ibang sasakyan. Halimbawa, yung makina galing sa Starlet. Yung transmission galing sa Starlet. Yung differential galing sa ibang sasakyan. Pwedeng sa Isuzu, tapos yung front grip, pwedeng galing sa Isuzu, pwedeng galing Gemini, iba-iba. Kaya tinawag na chop suey, pagdating sa preno, pagdating sa ilaw, iba rin. Okay? So, ganon. So, eto, paano natin malalaman na kalagay dot 3 or dot 4? Sa mga lumang sasakyan kagaya nito, usually dot 3 lang. Bakit? Kasi mababagal lang naman sila. Hindi ganon kalakas yung makina, and also, hindi naman ganon kabilis tumakbo. Ang dot 4, kadalasan ginagamit to sa mga mabibigat na sasakyan tsaka mga mabibilis tumakbo like trucks tsaka yung mga sports car. Yung mga mabibilis, hindi lang noon sports car, basta mabibilis na sasakyan tsaka yung mga medyo modern na sasakyan. Tapos eto guys, another thing, Preston meron ng automatic transmission fluid tsaka power steering fluid. Pero eto, hindi ko nagagamit sa owner type Jeep ko pareho kasi hindi naman ako automatic transmission, manual transmission ako. Tapos yung power steering fluid, wala rin to. Naka-power steering ako pero electric. So hindi rin ako gumagamit ito. Pero sa mga may power steering tsaka automatic transmission, pwede nyo itong gamitin. Tapos,
Ito yung pinakabago ni Preston. Langis. Preston G-Tech. Ang kaibahan naman, makikita ninyo bakit magkamuka. Bakit magkamuka sila? Makikita nyo isa G-Tech, yung isa D-Tech. Okay, so magkaka-idea na kayo doon sa first letter. Yung D is for diesel engines. Diesel. Okay? Tapos etong G-Tech is para sa mga de-gasolina naman. Okay? So huwag kayong mag-alala. Ah, nasubukan ko na to eh. Maganda. Maganda siya. Nasubukan ko na to nung may Honda CR-V pa ako. Sinubukan ko siya nung bago kami bumiyahin ng Pabataan. Ang ganda niyang gamitin. Tapos, meron pa siyang heater pack. Hindi niya kailangan bumili nito. Halimbawa, isasakyan ninyo 3 liters lang. Ayaw niyong sumobra. Pwede kayo bumili. G-Tech din to. Ayun. 1 liter lang. Sa mga magtatanong kung saan nabibili itong mga to, itong mga nakikita ninyo, coolant, engine oil, power steering fluid, brake fluid, ilalagay ko na lang yung product link sa video description and then sa pin comments, mga boss. Tandaan ninyo, mga boss, pagdating sa sasakyan natin, mapaluma o mapabago, pinapamper natin yan. Binibaby natin yung mga sasakyan natin. Kasi ito, 1980s pa ata, meron ng Toyota 4K. Tignan nyo naman, 2023 na, hanggang ngayon, umaandar pa yung ating owner type kit. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Happy Father's Day nga pala ulit sa ating mga tatay dyan. Thank you po.